Ito na ang huling pagbusina ng tren ng PNR sa rutang Alabang, Laguna. Nakahabol pa sa last trip si Helen. Simula noong dalaga hanggang sa magretiro, PNR na ang nakagisnang transportasyon. I would feel very, very, not really upset but very sad because it's the most reliable form of transportation in going to Manila and vice versa. It has a historical value. Titigil na ang ruta ng PNR sa Disyembre para magbigay daan sa pinakamalaking proyekto ng gobyerno sa railways, ang North-South Commuter Railway na magkokonekta sa Malolos, Bulacan, Clark International Airport at Tutuban hanggang Calamba, Laguna. Ito rin ang magiging pinakamahal na pinagkakagastusan sa hanay ng transportasyon sa halagang 873.62 billion pesos. Target na mabuksan ito sa taong 2028 o bago matapos ang Marcos administration. My order to the Department of Transportation or DOTR is really very simple. Full speed ahead. Bukod sa North-South Commuter Rail, halos lahat ng railway projects ay mula sa mga nakaraang administrasyon. Gaya ng LRT1 Cavite Extension, MRT7, ang common station na magdudugtong sa LRT1, MRT3 at MRT7 at ang tinatawag na Project of the Century, ang Metro Manila Subway Project na target ring matapos sa 2028 pero magagamit pa ng publiko sa 2029. 7 meters ang radius nitong tunnel boring machine na siyang bubutas para sa Metro Manila Subway Station. At ang kinaroroonan natin mula sa itaas ay halos 20 meters ang lalim o katumbas ng 7 palapag na gusali o higit pa. Higit 30% pa lang ang natatapos sa subway project, kasama na rito ang depot sa Valenzuela City. We have missed some great opportunities to develop our rail transport system. It is clear in my mind that railways offer great potential as it continues to be the cheapest way of transporting goods and passengers. Actually, yung mga projects na minana namin, this should have been finished even earlier. Naapektuhan lang din naman ng pandemic. But ngayon, wala nang pandemic, no? Walang reason para ma-delay ito. Para sa isang transport expert at advocate, hindi lang dapat ang railways ang pagtuna ng pansin. Because rail is very capital intensive. Second, it takes a long time. What we would like to see is full speed ahead in terms of correcting yung deficiencies and making life better for Filipino commuters. Very commonplace na yung gumigising ng alas 4 just to make like, 7 in the morning. Yung ating mga prangkita. Tila hindi naman makakahabol at malapit ng mag-last trip ang ilang traditional na jeep dahil sa modernisasyon. Naiwanan talaga ng gusto. Dahil hanggat humaharap tayo sa matinding ay nadun yung patuloy na sabi nga namin, pagpatuloy na pagyurak sa aming karapatan bilang serbisyo. Minana rin ng Marcos administration ang problema sa supply ng plaka at lisensya. Kanina, nakahabol ang unang batch ng plaka at hahabol sa mga susunod na araw ang unang batch naman ng lisensya. Pipilitin nating mawala yung backlog na yan, no, with the procurement of these plates, no, and at the same time we will improve the production. Kasabay ng pagsirit sa presyo ng gasolina at diesel, nagkaroon rin ng sunod-sunod na pagtaas sa singil sa pasahe, hindi lang sa mga jeep, bus at taxi, maging sa LRT 1 at 2 at sa mga airline. Pagpasok ng taon, nahinto ng halos 8 oras ang paglipad sa buong bansa dahil nasira ang umano'y luma ng equipment ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Kaya nagkumahog rin sa pagbili ng gamit at pag-maintain nito. Sa paghahabol ng mga proyekto, malinaw na makikinabang at maapektuhan ang mga pasahero. Kung taga Los Piñas po ako, tapos yung school ko po is Manila, mas mahirap po talaga. Sobrang pagod na, so tapos 2 station pa po bago makapunta ng Espanyol. Mas maganda, mas damihan pa yung mga
public, no, lalo na mas marami na rin ang ano eh, ang nagiging working ano no. And hindi naman lahat kayang maka-afford ng mga private vehicles. Para sa ilan, tulad ni Helen, na naging suking pasahero ng pinakaunang railway sa Asia, kumpara naman sa mas magandang kinabukasan ang pag-arangkada, makikisakay na rin siya. I would like to thank the government for modernizing this form of transport. Definitely, it would be missed a lot. Naging malubak man ang pinagdaanan ng hanay ng transportasyon sa ilalim ng unang taon ng Marcos administration, pangako ng DOTR, tuloy ang full speed ahead. Jackie Manabat, ABS-CBN News. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon,